Ito po'y kwento ng isang ama na ibinigay ang pagmamahal at pag-aaruga sa kanyang anak at asawa at sinubukang bumuo ng simple at masayang pamilya, pero gumuho ang mundo dahil sa sinapit ng kanyang pinakamamahal na anak. Dear Chang Ami, ilan po sa atin ang nakapagsabi na mahirap mabuhay sa mundong ito? Hindi puro saya dahil kailangan mo ring maranasan ang lungkot, takot at pangangamba, pero hindi rin natin may pagkakaila na worth it mabuhay kapag may pinaghuhugutan ka ng inspirasyon at isa na dito ay ang aking pamilya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ben. Proud na tatay ng pinakamalambing kong anak na si Sophia at forever escort ng asawa kong si Talia. Maliit na pamilya lamang kami pero maipagmamalaki kong punong-puno kami ng pagmamahal at kontento ako sa aking buhay at wala nang mahihiling pa. Yun ang aking akala. Ben! Ano ka ba naman? Dito ko na naman natulog sa kwarto ni Sophia. Talia, Han, bakit ngayon mo lang ako ginising? Late na ako, oh. Maghahanda na ako pumasok sa trabaho. Nga pala, asan ba si Sophia? Pumasok na ba siya sa eskwelahan? Nabanggit mo na ba sa teacher niya na huwag na muna siyang isali sa PE activities? Kasi napapadalas ang pag-atake ng hika niya. Ngayon, lalo na tag-init, oh. Ben naman, ilang beses na ba nating... Sige, Han. Late na talaga ako, eh. Okay, sige. Magbihis ka na. Chang Ami, ganito lagi ang bangayan namin ng asawa ko tuwing umaga. Lagi akong pinagagalitan ni Talia tuwing maaabutan niya akong nakatulog na pala sa kwarto ng anak namin na si Sophia. Ugali kasi ng batang yon, nagisingin ako tuwing 10 oras ng gabi para magpasama sa kwarto niya dahil natatakot daw siya. Pag-uwi ko naman galing sa trabaho at habang namamahinga ako sa harap ng TV, maglalambing ang aking anak na si Sophia. Alam na alam kasi ng anak kong yon na malakas siya sa akin. It's showing a resurgence today. Across the country, many people have a deep appreciation for the nation's wildlife. Daddy, pagod po ikaw sa work? Sophia, anak, okay lang naman. Hindi naman masyadong pagod si Daddy. Bakit po? Daddy, pwede mo po akong samahan matulog sa kwarto ko? Natatakot po kasi ako eh. Baka may mumu. Sige na, please. Diba, nag-promise ka na kay Daddy at Mommy na matapang ka na? At kaya mo na matulog sa sarili mong room. Pero, Daddy, para kasing may tumatawag sa akin tuwing gabi. Pero po, pag nandun ka, wala po akong nararamdaman na ganun. Last na talaga ngayon, Daddy. Please! Matitiis ko ba naman ang pinakamabait kong Sophia? Sige, papayag na si Daddy na samahan ka ngayon. Pero dapat ha, sa mga susunod na araw, kaya mo na mag-isa sa kwarto mo. Okay ba yun? Okay, Daddy. Okay po. Ben, kakain na tayo. Wow, sarap naman ang luto ng misis ko. Paborito ko pa talaga. Sinigang na napakaraming labanos. Dapat hindi mo inasiman, Han, ha? Kasi ayaw ni Sophia. Ben, kumain na tayo. At kung pwede matulog ka sa kwarto natin, ha? Kailangan mo ng pahinga. Para hindi ka laging late nagigising at nalilate sa trabaho. Sige, Han. Hanggang sa makatulog lang naman si Sophia. Ben! Pwede ba? Itigil mo na yung... Okay, Han. Sige na po. Tama na.
Huwag ka na magalit. Kalmado na, kumalma ka na. Hindi bagay sa iyo ang nakasimangot. Ngingiti na yan. Chang Ami, nakikita kong balanse kami ni Talia sa pagdidisiplina kay Sofia. Magsasampung taon na kasi si Sofia at kung patuloy kong bine-baby, ay mahihirapan siya na tumayo sa sarili niyang paa. Pero hindi ko talaga matiis ang batang yon. Kahit sa mga katrabaho ko, ipinagmamalaki ko kung paano lumalaking mabuting bata at marespeto si Sofia. Isang umaga, sa opisina, nagkasabay kami ng kaibigan kong sina Carlo at Linda na kumain ng lunch. Kaya naman, nagkwentuhan at nagkamustahan na din. Oh, pre! Carlo! Maring Linda, kamusta na kayo? Tagal na natin di nakita-kita. Naiba kasi schedule ko sa trabaho eh. Kakalipat ko lang sa pang-umaga. Pre, mabuti naman kami. Ikaw, kumusta ka ba? Kumusta ba buhay? Eto pre, okay naman. Alam mo ba yung inaanak mong si Sophia? 10 years old na pero natatakot pa rin matulog sa kwarto niya. pre, paano mo nasabi? Si Sophia? Diba? Oh, Linda, si Sophia, yung inaanak natin. Kumusta siya, pre? Ayun, nagpapasama pa sa akin matulog sa gabi. Nagagalit na nga si Mrs. kasi masyado ko daw ini-spoil. Pero utay-utay lang siguro, mabaka mabigla naman eh. Pero alam mo, napakabibo sa eskwela ni Sophia. Manang-mana kay Talia talaga. Pre, ikaw, kumusta ka? Kumusta trabaho? Oo nga, ikaw at si Maring Talia naman ang pag-usapan natin. Matagal-tagal na rin na hindi namin nakikita Mrs. mo, Ben. Ami, nung magkausap kami nila Carlo at Linda, parang naramdaman kong hindi sila komportable. Iniisip ko na lang na baka may pinagdadaanan silang personal, kaya napunta na lamang sa aming usapan sa trabaho. Tumagal din at napasarap ang aming kwentuhan. Nang matapos yon ay bumalik na kami sa kanya-kanya naming gawain at umuwi na rin. Bakit ang dilim dito? Talia! Talia! Asan ka? Sophia? Anak? Asa ka kayo ni Mami Talia? Psst! Daddy! Oh! Nak! Andiyan ka pala eh! Asan na si Mami Talia mo? Ewan ko po. Di ko po alam, Daddy. Pwede mo po buksan yung ilaw? Oh, ayan. Bukas na. Hindi natakot ang Sophia namin. Talia! Talia! Nandito na ako! Daddy, samahan mo ulit ako mamaya matulog sa kwarto ko, please. Dahil mabait na bata ang Sophia namin, sige po. Yehey! Thank you, Daddy. Strong na ako, Daddy, oh. Hindi na ako hinihika ngayon. Kasi, behave lang ako sa school. Talaga, anak? Very good naman, Sophia. Eto ha, para mas very good ka, matulog ka ng maaga at may pasok ka pa bukas. Ben naman! Dito ka na naman natulog sa kwarto ng anak mo? Paulit-ulit ko nung sinasabi sa'yo. Tama na! Huwag mo naman sanayin yung sarili mo na dito ka laging natutulog. Bakit ba galit na galit ka tuwing natutulog ako dito sa kwarto ng anak mo? Lagi mo nalang iniiwasan ang tanong ko. Bakit ba? Galit na galit ka. Ikaw ba kahit kailan nasama mo si Sophia matulog sa gabi? Paano mo natitiis ang anak mo na hindi makatulog sa gabi? Ano? Ako pa, Ben? Ako pa yung susumbatan mo? Halos araw-araw kong kasama si Sophia.
Ako ang katabi niya tuwing natatakot siya. Tuwing masaya siya. Tuwing hinihintay kanyang umuwi galing sa trabaho. Eh, yun naman pala eh. Bakit ngayon parang kasalanan ng pagbigyan ng mga lambing ng anak mo? Dahil 5 taon na, Ben! 5 taon nang patay si Sofia! 5 taon na siyang wala pero hindi mo pa rin siya pinapatahimik. Hindi siya makaalis-alis oh. Kasi hindi ka niya maiwan. Hindi niya matiis na nalulungkot ka. 5 taon na, Ben. Tanggapin mo na please, Ben. 5 taon na. Hindi, Han. Hindi yan totoo. Andito si Sofia. Lagi ko siyang sinasamahang matulog sa gabi. Andyan siya pagkagaling ko sa trabaho. Tinatawag niya pa rin ako. Andito siya, Talia. Ben, ganyan kalamig si Sofia sa'yo kahit nung nabubuhay pa siya. Alam mo ba na kinausap na ako nila Carlo at Linda? Kasi nag-aalala sila sa'yo. Dahil hanggang ngayon, laman ng kwento mo si Sofia. Totoo ang sinabi ni Talia Chang Ami. 5 taon na simula nang mawala sa amin si Sofia. At bumalik sa akin lahat ng mga pangyayari at hindi ko matanggap ito. Naalala ko kung paano ako pilit na ibinabango ni Talia habang nasasaktan din siya. Kaya din siguro madalas mailang sa akin ang aking mga kaibigan kapag nagkukwento ako tungkol kay Sofia. Lahat kasi sila ay naka-move on na. Ako na lamang ang hindi pa. Gabi noon, Chang Ami, at tanda ko pa nung huling maglambing sa akin si Sofia na tabihan ko siya matulog. Pero hindi ko siya nasamahan dahil sobrang pagod na pagod ako sa trabaho noon. Daddy! Daddy, pwede mo po akong samahan matulog sa kwarto ko? Susubukan ni Daddy ha. Kasi may gagawin pa ako eh. Susunod na lang ako sa kwarto mo, anak ha. Anak? Sofia? Sofia! Gising anak! Gising ka please! Nak! Nandito si Mama! Gising anak! Ben! Ben, si Sofia! Na-revive si Sofia. Inatake pala siya ng asma. Hindi ko matanggap na wala na ako sa tabi niya ng panahong nahihirapan siya. Chang Ami, sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Kung sinamahan ko lang sana siya, nandito pa sana si Sofia. 5 taon na ang nakalipas nang mawala siya, at hindi ko namamalayang 5 taon na din pala akong nakakulong sa alaala niya. Sofia. Miss ka na ng Daddy. Patawarin mo kung ngayon lang kita nadalaw. Ngayon ko lang nasamahan si Mami mo para dalawin ka. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob na napuntahan ka.
Dati kasi hindi ko kaya, anak. Sobrang sakit. Anak, tumigil ang mundo ko nung nawala ka. Huwag mo na kami alalahanin dito, nak, ha? Pahinga ka na, nak. Si Daddy, nag-promise siya na lalaban siya. Unti-unti, nak. Dahan-dahan na pagsisimula. At ikaw, nak, ikaw ang laging inspirasyon namin. Mahal na mahal ka namin, anak. Sophia, mahal na mahal ka namin. Anak. Alam kong hindi magiging madali ang mga sumusunod or susunod na araw simula nang tanggapin ko ang pagkawala ng aking anak na si Sophia. Pero kailangan kong gawin pa rin ang mga bagay para sa aking sarili. At hindi ko man sinasadya ay nakalimutan ko nang may pananagutan din pala ako bilang asawa ni Talia. Magtutulungan kami na ituloy ang buhay namin na mag-asawa. At alam kong nandyan ang aming angel na si Sophia na laging nakabantay sa aming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Nagmamahal, Ben. Maraming salamat kay Kuya Ben sa kanyang liham na ipinadala at nais din po naming magpasalamat sa mga gumanap sa ating pong drama ngayong hapon. Si Camille Postolero, wala ba tayong palakpakan dyan, bilang si Talia. At ganun din kay Bea Kadungan, bilang si Sophia. Si Gabriel Gonzalez, bilang Carlo. Si Marian Coloma, bilang si Linda. Si Ken Apostol, bilang ating letter sender na si Kuya Ben. At ito naman po ay sa panunulat ni Eka May Balmes. Ang ating napakahusay na technical director, si Benji Gilab. At sa ating pong executive producer, Mayor Sheila Tubalinal, ang ating mayora. At ang ating overall in charge of production, wala pong iba kundi si boss, si Kuya Franco Reyes. Nako, salamat po, ha! Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.